Who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, indeed, I am of the Muslims. Wala nang higit na mainam ang salita kaysa nag-aanyaya patungo sa Allah at gumagawa ng mabuti at nagsasabing ako ay kabilang sa mga Muslim o isinusuko ang sarili. Sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Unang-una ay magpupuri natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at binikas natin ang sabi ng mga matanda, dua na panarangati yung para mabilis makaintindi o kaya ay para sa pagpapatnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Sana ay patnubayan kayo ng Allah. Sana ay maging magaan sa inyo o madali sa inyo ang mga sagot ng mga tanong sa darating na board examination. Sana ay pumasa kayo lahat. Sabi ng kapatid natin kanina, ang pinaka importanteng ibibigay natin sa inyo o ibigay natin sa inyo ay parang guidance, yung papano maging matatag ang inyong mga iman. Ganun ba? Yung inyong akida. Akida natin sa pananampalatayang Islam. Maging malakas ang mga kalooban nyo, lumakas ang mga loob nyo, medyo mawala yung takot, stress, at saka ano pa man. Kasama na ang mga advices kung ano ang mga nararapat na gawin bago at saka sa panahon ng inyong pagsabak sa exam. Sana muli, inshallah, ay pumasa kayong lahat. Sa Allah. Tungkol sa pananampalataya, o kaya ay sa iman, akida, mayroon tayong tatlong nararapat na matunghayan. Tatlo, ha? Unang-una ay yung tinatawag na Islam. Ikalawa ay yung iyaong tinatawag na iman. And then, ikatlo, yung tinatawag na ihsan. Medyo talakay natin ito para sa gayon ay tatatag ang inyong mga kalooban. Sa pananampalatayang Islam at sa inyong mga ginagawa, sa lahat ng inyong mga ginagawa, sa lahat ng mga inyong nilalayon. Ang Islam, batid natin na mayroong limang haligi ng Islam. Alam natin yun. Nung dumating si Anghel Gabriel sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro sa kanya ang five pillars of Islam, yung limang haligi ng Islam. Kabilang na dito ang tinatawag na shahadatan,
ang dalawang pagsasaksi. Pagsasaksi na walang ibang Diyos at nararapat na sambahin maliban lamang kay Allah. Tinatawag na one is God. At ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad ay kabilang sa mga propeta, mga sugo ng Allah. At siya ang pinakahuli sa mga propeta ng Allah. Nawala ng darating na propeta pagkalipas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa, yun ang una, pagdarasal. Sunod yung pagdarasal. Ang bibigay ng kawang gawa, yung fasting sa Ramadan, at saka yung tinatawag na pag-hajj. Lima na kung tutusin natin ay binibigkas ng dila at saka ginagawa ng katawan. So ang Islam, binibigkas at saka ginagawa. Mayroon pang napakasimple na definisyon ng Islam at saka Muslim. Napakasimple kasi baka maraming nakasaulo sa limang yon, pero yung mga simple, yung mga simple na kahulugan ay hindi natin napapansin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito'y kanyang pagpapaliwanag sa Islam at saka Muslim. Ano ang Islam at saka ano ang Muslim? Al-Muslimu man salimal muslimu na min lisanihi wa yadihi. Ang Muslim daw ay sino mang maging ligtas ang kapwa niya. Ang kapwa niya Muslim, kapwa niya tao, mula sa kasamaan ng kanyang dila at saka kanyang kamay. So, ang binanggit lamang ay dila at saka kamay. Sapagkat ito ang pinakamahalaga sa parte ng katawan ng tao. So, maging ligtas ang kapwa niyang tao mula sa kasamaan ng kanyang dila. Hindi magmura, hindi magsalita ng hindi maganda, hindi magsalita ng bawal, hindi magsalita ng masakit sa kapwa. Kukurutin niya ang kanyang katawan. Kapag nasasaktan, masakit din sa kanyang kapwa na tao. Sabi ng mga ulama sa Islam, mga scholars sa Islam, jarahatul lisani asaddu min jarahati asinan. Kapag nasugatan ka, kinagat ka o kaya ay tinusok ka, ano pa man ang ginawa, sinugatan ka, so mas matindi ang sugat ng dila. Nagsalita ka lang ng isang salita na hindi maganda, pagmumura o ano pa man, mas matindi kaysa sinaktan mo o kaya ay tinusok mo o kaya ay binaril mo yung kapwa na tao. Kaya al-Muslimu, ang taong Muslim, man salima al-Muslimu na min lisanihi wa yadihi. Ang taong Muslim ay maging ligtas ang kapwa niyang Muslim at tao mula sa kasamaan ng kanyang dila at sa kasamaan ng kanyang kamay. Kamay, sapagkat ito ang pinakamalakas sa katawan natin. Ito ang pinakamahalaga sa katawan natin. So, ibig sabihin lahat ng mga maging masama sa kapwa na gawain o ginagawa mo ay kinakailangan na maging ligtas sila o hindi mo may sagawa sa kanila. Maligtas sila. So, limang haligi ng Islam, pero may pinakasimple na kahulugan ng Islam. Matatanda natin, inshallah, ano ba yung simple na kahulugan ng Islam? Al-Muslimu, man salima al-Muslimu na min lisanihi wa yadihi. Ano yung sa wika natin o sa Tagalog? So, lakasan nyo para lumakas ang loob nyo. At saka kanyang kamay. Allahu Akbar.
magagaling, inshallah, pumasa kayong lahat. Inshallah. So, yun ang pananampalatayang Islam. Yun ang salitang Islam. Yun ang salitang Islam. Kabilang sa mga paliwanag ng mga pantas, ang Islam ay kapayapaan. Ha? Ang Islam ay kapayapaan sapagkat hinango sa salitang salam, na ang ibig sabihin ng salam ay kapayapaan. Punta tayo sa iman. Kasi isang oras lamang yung sinabi ng kapatid natin. Punta tayo sa iman. Ano yung iman? Ano ang natatandaan nyo sa iman? Ha? Kabilang din sa itinuro ni Anghel Gabriel sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong si Propeta ay nagdadasal doon sa kanyang moski sa Madina. Nagkaiba ang mga pantas sapagkat may nagsabi na dasal ng duhur. Katulad ngayon, yung iba naman ay dasal ng asar. Ang importante, panahon ng nagdadasal si Propeta Muhammad, noong natapos siya sa kanyang pagdarasal, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at itinanong niya sa kay Propeta Muhammad bilang katuruan sa kanya kung ano ang Islam, ano ang iman. So, noong dumating sa iman, alam natin yung anim na haligi ng iman. Alam natin yun, no? Yung six pillars of iman, faith. Ano yun? Ano yun? Sinong magbanggit? Kahit isa lang. Believe in Allah. Ang paniniwala sa Allah. Paniniwala sa mga anghel. Paniniwala sa mga propeta, mga sugo ng Allah, paniniwala sa mga aklat, paniniwala sa kabilang araw, kabilang buhay, na mayroong buhay na walang hanggan, na sabi ni Hesus Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos, at si Hesus Kristo na isinugo ng, na iyong isinugo. Sa Juan 17 verse 3. So mayroong buhay na walang hanggan. Ang buhay sa kabilang araw, kabila ng kamatayan natin, kabila ng pagbugunaw ng mundo, mayroong buhay doon na tinatawag na yawmul akhir o kaya ay kabilang araw o kaya ay buhay na walang hanggan. Al-yawmul abadi, ang buhay na walang hanggan. Ika-anim, ang paniniwala sa kapalaran. Kapalaran, yung tinatawag na qadar, al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi. Ang paniniwala sa kapalaran, mabuti at masama, ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng paksang ito, lahat ng mga paksa hinggil sa six pillars of faith, pinaka-critical itong paniniwala sa kapalaran. Paniniwala sa kapalaran. Napaka-critical na paksa. Na ito ay minsan maraming mga Muslim na nagkakamali hinggil dito sa kahulugan ng paniniwala sa kapalaran. Gayon din ang mga tao, hindi lang mga Muslim, ay nagkaiba dito sa paniniwala sa kapalaran. Tayo, naniniwala tayo na lahat ng mga nangyayari ay mula sa Allah. Mula sa Allah. Masama at mabuti ay mula sa mahal na Panginoong Diyos. Mula sa tagapaglikha. Pero binigyan tayo ng napakaraming mga pamamaraan. Napakaraming mga pamamaraan. Gawin natin ang mga ibinigay sa atin na pamamaraan. Ang mga kadahilanan, means and ways, para makamit natin ang kapalaran natin. Para makamit natin ang kapalaran natin. Kaya kayo ay nag-review, di ba? Kayo ay nag-review, isa na yon sa pamamaraan. Isa na yon sa pamamaraan. Subalit, pagkatapos ng inubos natin ang lahat ng pamamaraan, ibigay natin sa Allah. Sapagkat siya ang magpapasya sa atin
siyang nakakabatid kung ano ang ikabubuti natin, kung ano ang nararapat sa atin. Minsan, gusto natin ang isang bagay pero hindi para sa atin. At hindi natin ikabubuti. So, hindi ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag binigay sa atin, tanggapin natin. Kung hindi ibigay sa atin, tanggapin natin. At ang pagsagawa natin ng mga kadahilanan, yung mga pamamaraan, ay pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsasamba sa Kanya, pananampalataya sa Kanya, paniniwala sa Kanya, na insha'Allah, makamit man natin ang hinahangad natin, mayroon tayong gantimpala, o kaya ay hindi natin makamit, mayroon din tayong gantimpala sa Kanya. O kaya minsan, papalitan siya. Yung gusto natin ay papalitan ng Allah, ng higit na mainam sa gusto natin, sapagkat siya ang nakababatid. Ikalawang nararapat na unawaan natin sa kapalaran, ang nakasanayan natin sa mga magulang natin, ang kapalaran ay hindi nagbabago. Tama ba? Do'y bagi, hindi magparimparin. Kama ito ba? Yun ang nakasanayan natin. Pero dugtungan natin. Dugtungan natin. Mayroon yung kadugtong na hindi inabot ng mga magulang natin. Hindi naabot ng mga magulang natin. May ang inimang gula, daw ni ukuran. Ha? Apya, tutunga ko din siya, bay, nanto na ba yung ukuran ko? Dugtungan natin. Ang karugtong yun, unang-una, tayo ang gumagawa. Ang Allah nagpapasya. Tayo ang gumagawa, ang Allah nagpapasya. Ikalawa, ang Allah, ang Panginoong Diyos, ang gumawa sa kapalaran. Isinulat sa Lawhul Mahfud, yung listahan natin, doon sa Kanya, nakatala doon ang kapalaran natin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapasya. Minsan nakatala doon pero hindi pagpasya ng Allah. Nakatala doon sa Lawhul Mahfud, nakasulat doon na maging nurse ka o RN, yun ba yung registered nurse? RN, nakatala doon pero hindi niya ipagpasya. Sapagkat siya ang nagtala at siya din ang magpapasya. Kaya, al-qadar wal-qada, kapalaran at qada, kapasyahan. Magkasama yan, hindi yan pwede magkahiwalay. Ang kapalaran at kapasyahan. Kapalaran ng tao at kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sapagkat siya ang nagpapasya, maaring hindi niya ipagpasya sa iyo ang nakatala, o kaya ay maaring kanyang baguhin, kailan niya babaguhin? Kailan niya babaguhin? Di ba mayroon tayong tinatawag na Laylatul Qadr? Kailan yung Laylatul Qadr? Sa Ramadan? Matatagpuan sa last 10 days ng Ramadan. Yung tinatawag na Laylatul Qadr. Ang alam lang natin ay banal na gabi. Pero, isa sa kahulugan nito, ayon sa mga pantas sa Islam, ay pagpapasyang gabi. Pagpapalang gabi. Ibig sabihin, sa araw, sa gabing yan, ay maaring baguhin ng Allah ang mga kapalaran natin. At maaring magpasya muli o ipagpasya muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapalaran ng mundo, ang mga kapalaran ng mga tao. Okay, so may pagbabago. Pero sino ang nagbabago? Sino ang may pasya na para mabago ang mga kapalaran natin? Ang Allah. Ha? Ang Allah. Paano niya baguhin? Paano niya baguhin? Anong dahilan? Bakit niya babaguhin? Katulad ng sinabi natin unang-una, nang dahil sa siya ang nagpasya, siya ang nagtakda, siya din ang magbabago. Ikalawa, nang dahil sa panalangin natin, sa dua natin. Nang dahil sa dua natin. Anong dahilan? Ano ang dua? Panalangin. Mayroong sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a.
hindi magbabago, walang makapagbago sa kapalaran o kapasyahan ng Allah maliban sa duha. Maliban sa duha. Kapag dumating na sa taas, sa itaas, ang duha natin, makakarating doon, mag-ano yan sila, mag-ano yan sila sa kapalaran natin. Binigyan ng Allah ang dua natin ng lakas. Kapag taimtim tayo sa dua natin. Kapag ikhlas tayo sa dua natin. Tatalunin niya ang kapalaran. Sigurado yan. Bakit natin sinisigurado? Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa sa mga pantas na si Ibnul Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, estudyante ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Si Ibn al-Qayyim. Isa ito sa mga una sa mga pantas, bantog sa mga una sa mga pantas. Nararapat na pagbabatayan natin yung mga sinaunang mga pantas. Ano ang sinabi ni Ibn al-Qayyim? Sabi ni Ibn al-Qayyim, ما يلح عبد مؤمن على الله في حاجة إلا قضاها له. Walang pagsisikap ng alipin ng Allah na nananampalataya. Walang kanyang pagsisikap. Yalih, pamakasaba sa tana, karingasa. Ringasa ba? Dita kataon sa Tagalog, ringasa. Giniringasa sa Tagalog. Ha? Samok? Sa gabal. Ringasa ba? Ringasa, nani? May suwata, ringasa nin sulok sinapung ni sa kurta? Pangulit. Panamok? Kulit. Wala nang pagsamok. Kaya na natin, ha? Tayo ka tayo na lang. Important niya, maintindi yan. Walang pagsamok ng alipin ng Allah na nananampalataya sa Allah. Ibig sabihin yung pagsisikap at yung pagringasa niya sa Allah. Ibig sabihin, pwede pala natin ringasahin ng Allah? Pwede. Basta hindi bawal, kahit imposible sa paningin natin, pwede natin iringasa sa Allah. Pwede natin iringasa sa Allah. Katulad ng pag-exam nyo, pwede nyo iringasa sa Allah na ho Allah, ipagkalob mo sa akin na pumasa sa aking exam na magiging RN. Iringasa sa Allah. Kahit hindi ko kapalaran, kahit hindi ako magaling, pero ho Allah, ibigay mo sa akin. Pero hanggang doon lang, ringasahin mo siya, pero kung ano ang resulta, tanggapin mo. Ang problema, ringasahin mo siya, pag hindi ka niya binigyan, hindi mo tanggapin, katulad ng isang magsasaka, sabi niya, sabi ng mga ustads, basta gawin ang paraan, nagtanim ako, lahat ay ginawa ko, pagkatapos ay namatay ang aking anak, kung ano-ano ang nangyari sa akin. Ang kanyang ginawa sa kanyang palayan, ha? So ilaw ni, na rinirikin. Ha? Rinirikin. Tapos tinawag niya pa ang Allah. Bumaba ka dito, isama kita na ririkin ko. Ha? Anong ririkin? Tinabas niya. Pati ikaw tatabasin kita. Ha? Pati ikaw tatabasin kita. Sumampalataya sa Allah at gumawa ng lahat ng paraan, pero noong pinagsubukan siya ng Allah, hindi siya nakapagtiis sa pagsubok sa Allah hanggat sa sumuhay na, sapagkat gusto na niyang ririkan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto na niyang tabasin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ganun. Ringasahin natin ang Allah, pagsikapin natin, namatamo natin ang hinahangad natin, ang gusto natin, basta hindi basta kahit imposible, basta hindi bawal, sapagkat sabi ng pantas na ito sa Islam, walang pagringasa natin sa Allah sa anumang hinahangad natin, kundi ibibigay daw sa atin ng Allah. Siguradong ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ringasahin natin ang Allah,
Siguradong ibibigay sa atin ng Allah. Kung hindi niya ibigay sa atin, ibig sabihin hindi makabubuti sa atin. O kaya ay papalitan ng Allah ng higit na mainam doon. O kaya ay minsan nananalangin tayo sa Allah pero hindi tayo taimtim. Ha? Walang firmness. Ha? Walang kadalisayan. Walang ikhlas. Insala, tatalakay natin yan. Ha? Kasi darating tayo sa mga pamamaraan. Walang kadalisayan. Pero kapag dalisay tayo sa hinahangad natin, insyaAllah, makakamit natin, ibibigay sa atin ng Allah ayon sa sinabi ng isa sa mga tapantas na si Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Okay, insyaAllah, ringasahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin tayo sa Allah sapagkat walang pagitan ng Allah at panalangin natin. Kapag nananalangin tayo, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga kasaysayan hindi dito. Ha? Yung tatlong nasa kuweba, nakalabas sila dahil lamang sa panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo, pati itong hinahangad natin na pumasa ang bibil, kailangan din natin ringasahin ng Allah. Ringasahin natin ng Allah. Sapagkat alam natin na ito ang ikabubuti natin, ikabubuti ng mga mamamayan, mga Muslim at saka mga Kristiyano, ikabubuti ng Pilipinas. Kaya ringasahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi natin kapalaran kung ipagpasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. So babalik tayo sa anim na haligi ng iman. Anim na haligi ng Islam, bagitin ang isa, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon namang ang iman, mayroon namang simpleng kahulugan. Ang simpleng kahulugan, ang taong mu'min, al-mu'minu man amina an-naso bawa'ika. Ang taong mu'min daw, kanina, ang taong Muslim. Ang taong mu'min naman ay sino mang maging mapayapa o maging ligtas ang kanyang kapwa sa lahat ng kanyang mga kasamaan. Sa lahat ng mga kanyang mga kasamaan. Kanina, ligtas ang kanyang kapwa mula sa kasamaan ng kanyang dila at kasamaan ng kanyang kamay. Ngayon, sa lahat ng kanyang mga kasamaan. So, include na dito ang mga kasamaang nakikita at saka hindi nakikita. Nakalantad at saka hindi nakalantad. Yung mga bagay na hindi nakikita. So, ang taong nananampalataya sapagkat siya nananampalataya sa Allah, maganda ang kanyang kalooban para sa kapwa. Di sa kanyang ba matipo? Di makapagitong sa katipuan. Hindi siya makaisip ng katipuan. Hindi katipuan. Kasamaan sa kapwa. Hindi siya makagawa. Kanina hindi siya makagawa. Ngayon hindi siya makaisip. Hindi siya makaplano. Hindi siya makahakbang ng anumang kasamaan sa kapwa. Anumang kasamaan sa kapwa. Kapwa na Muslim, kapwa na tao, lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo sa Islam, lahat ng mga nilikha ng Allah may karapatan sa atin. Ang alam lang natin na karapatan ng tao sa tao. Human rights, di ba? Pero sa Islam, karapatan ng tao sa tao. Karapatan ng Muslim sa Muslim. Karapatan ng Muslim sa hindi Muslim. Karapatan ng hindi Muslim sa Muslim. Karapatan ng hayop sa tao. Karapatan. Pati pa yung mga pila, nginipila, langgam. May karapatan sa atin. May karapatan sa atin. Panahon ni Propeta Muhammad, nadaan na niya ang isang tao na sinunog ang grupo ng langgam. Sabi niya, hindi pwedeng sunugin. Hindi pwedeng sunugin. Pag nag-hajj tayo, ipinagbabawal sa atin na hulihin ang mga hayop, yung mga ibon doon sa Makka. Kapag ginawa mo, hindi matatanggap ang pag-hajj. Ipinagbawal na putulin ang mga kahoy, sapagkat ang mga kahoy ay may mga karapatan. Karapatan ng tao sa tao, karapatan ng hayop sa tao, karapatan ng mga, pati yung mga punong kahoy sa tao. Lahat yan ay may mga karapatan. So ang tao
na nananampalataya kanyang isagawa o kaya'y sundin ang lahat ng karapatan. Ibigay niya ang lahat ng mga karapatan ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dito tayo sa ihsan. Ikatlo, napaksa natin sa ihsan. Sa ihsan, ano ang ihsan? Nung dumating, nung tinanong si propeta ni Anghel Gabriel kung ano ang ihsan, ano ang sagot ni Propeta Muhammad? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ang pagiging ihsan daw, muhsin. Ang muhsin ay pagiging mabuti. Pagiging mabuti, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuro sa kanya ni Anghel Gabriel ay ang pagsamba mo sa Allah, sa tagapaglikha, sa nag-iisang sinasamba at nag-iisang tagapaglikha na parang nakikita mo siya. Parang nakikita mo siya. At kung hindi mo siya nakikita, tiyak na kanya ikaw nakikita. Kanyang siyang nakakakita sa'yo. Isang ano yun, kasi minsan paiba-iba yung ano sa Tagalog. So siyang nakakakita sa kanyo, sa iyo, o ikay kanyang nakikita. Ikay kanyang nakikita. Sambahin mo siya na parang nakikita mo siya, siya'y nasa harapan mo, pero imposible na makita mo siya, hindi naman pwedeng isalarawan, ha? Isalarawan ang mahal na Panginoong Diyos sapagkat walang nakakita, pero tiyakin mo na siya'y nakakikita sa iyo. Nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun daw ang pagiging mabuti. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngayon, simple na kahulugan ng ihsan. Simple na kahulugan ng ihsan. Kanina Islam, then iman, okay? Iano natin na para kahit isang oras pero parang matagal na mayroon kayong matutunan. Ikatlo, ihsan. Ang ihsan sa simpleng kahulugan ay ang pagsasamba sa Allah na parang nakikita mo siya. At kung hindi kanya, hindi mo siya nakikita, tiyak na siya'y nakakikita sa iyo. Ha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita kanya. So pag nagrasal ka, Allah. Pag manalangin ka, Allah, nakikita ko ng Allah. Nakikita ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan ka, nakikita ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsalita ka, nakikita ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, papasok tayo sa paano tayo maging mabuti na tao. Papasok tayo sa papaano. Ano ang mga dahilan para magiging mabuti tayo na mga tao? Ha? Dito na tayo papasok. Makamit natin yung tinatawag na ihsan o maging muhsin tayo. So, ang idolo natin sa pagiging ihsan. Ang idol natin sa pagiging ihsan. Pinaka-idol natin si Propeta Muhammad. Pati ang mga kapatid natin ng mga Kristiyano, ina-idol nila si Propeta Muhammad. Na ano yung 100 na names o kaya persons pinakauna sa kanila si Propeta Muhammad. Aklat yun eh, sinulat ng mga taga-West. Then, mga ilang taon ngayon sa Supreme Court ng Amerika, nakasulat doon na Prophet Muhammad is the first source ng international law. Si Propeta Muhammad ang kauna-unahang source daw ng international law.